So ayun guys, physical conditioning muna tayo ngayon. Nandito tayo sa Willy Willy Nui hike trail. Actually 4 hours hike po ito, mahabang lakaran to. Kaya lang siguro mga hatiin lang namin, and then sa susunod balikan namin ulit dahil medyo hapon na, tinanghali nagising. So yun, kasama ko si Mrs. Dadalaw lang kami. Para makapag-exercise na rin siya. Tara, ikutin natin itong mundo ng Willy Willy Nui. Yan po siya, Virgin Forest po. Ayun guys, sariwang hangin ng mga pumahampas, napakalamig po. Mga hampas ng dahon ang naririnig niyo, ang lakas. So ibig sabihin, nasa taas na tayo. So medyo nasa tapatag na lugar na tayo ngayon guys. Ayan, punong-puno po ng kahoy. Dito na naman tayo. Kunting paakyat. So up the hill, down the hill po siya. And now, I see the next 6 months being very oriented. Hi guys. Oh, you made it, guys. Yeah. Hi. Hello. Hi. Hi. Flip. Yeah, first station po. Nako, ang lakas ng hangin. Unang station po namin. Oh my gosh. Yung hangin talagang umahampas. Yeah. So first station namin to after like 20 minutes walking up the hill, down the hill. So yun po, kukuhit po yung bundok na yan. Yeah, siguro pag nagsabay-sabay kayong diop namin, akitin din namin yan. Napakagandang hike area yan. Kaya lang talagang halik tuhod tayo dyan. Yan po ang first view ng Willy Willy Nui hike trail. Yan, sobrang lakas ng hangin. Yan, pagkatapos natin umakyat, pabawa naman. Yan siya, ganun ang view. Yan, nakakapagod pero nakaka-relax yung mga tanawin. Ang Hawaii is karagatan at kabundukan. Kaya pagka-umuulan. So ayun guys, kung mapapansin nyo may tali dito. Talagang sinadyang nilalagyan nilang tali dito pag papaba na yung mga nag-hike dito. At lalo pag umaga, ito talagang putik to. So yun ang pinaka-guide ng mga pababa para at least may pagkakapitan sila. Dahil tignan yung slope niya, pababa na yan. Tapos may tubig, putik. So talagang hindi kakayanin bumaba. So yan, nilagyan talaga nila ng tali para sa mga hikers. Kaya the best time. Kaya the best yun. Yes. Hinga. Tanghali or ganito mga oras. Tuyo na yung tubig, yung putik. Pero wag din hapon na hapon kasi abutan. Yun, andyan na yung ulan na naman. Oh. Abutan ka ng ulan. Same thing. Putik-putik. Yeah, mas maraming paahon guys kaysa pababa pag papunta pa lang kayo. Pero mamaya naman pa uwi, yun, puro naman siya pababa. Kunti na lang yung paahon.
So itong tahon na ito, medyo hingal na si Commander. Silipin niyo po yung tahon na yan. Oh. Yan po. Yeah, talagang tahon siya. 90 degrees. Ito naman yung cliff sa may north side. Second view deck area ng itong trail na ito. Yan, kung nakikita nyo guys yung pugs na yan. Yan. Makikipag-apira na tayo sa pugs. So means halos malapit na tayo sa katotohanan. Katotohanan ng taas ng bundok, pero wala pa po tayo sa kalahati guys. So more than 30 minutes na kami naglalakad. So yun, second station po ito. Second stop, Budik, which is north part nitong trail na ito. 4 to 5 hours na walking yun eh. Eh kung mas mataas sa Diamond Head yun di. Okay. Coco Head. Oh, parang parehas, kaya lang yung Coco Head may step, may ladder. Yan, napula part daw yung mga nilagay nila ladder. Oo nga, sabi niya, ano, and then it's muddy kasi. Oo. That's why. Hi guys. So alanganin din, akitin natin. Parang bumubuhos na yung ulan doon. Siguro pagka kasama natin sila Moy. Ayan. Kasi sila Moy dito. Nakit na nila yan? Oo. Yeah, tingnan mo yung putik ko. It takes like 4 to 5 hours to pababa pa akyat. Yeah. Maybe you know. Go ano. Sarap tumakbo pa baba. Go farther kasi ano mo. So ayun guys, pababa na tayo doon sa may paanan ng bundok na yon. Yun yung kung nakikita nyo po yung tower na yun, yung parang satellite. Yun yung main event para sa akyatan na yon. Pero yun nga, sa ngayon siguro hindi natin akyatin dahil walang kasama si Miss sa baba. At nakausap ko nga yung isang hikers na sobrang tirik, matarik daw yun. Parang yung Coco Head, kaya lang ito wala siyang steps, mayroon sila nilagay pero nag-collapse daw at maputik. So siguro next time akyatin natin yan pagka buo yung grupo, para at least kung hindi man siya makaakyat, may kasama siya sa baba na mag-aantay. Yan, ganda, parang napakataas po yun talaga. Yan, another area po nito sa may parting south naman or east side ng hiking area po natin. So yun po yung Coco Head na yan. Yan, yung size slope niya. Oh, napakaganda ng mga puno. Very refreshing po siya, pine tree po. Yan. Yan yun. Yeah. Ito yung yan no, maputik po. Ito yung kalahati ng akyatan. Kumbaga dalawang bundok kasi, ito yung unang bundok na akyatin. Pero sa pinaka pangalawa, yung main event, hindi na namin siya akyatin dahil alanganin na nga yung oras. Tapos ako kaya kong akyatin yun, kaya lang si Mrs. walang kasama siya sa baba. Baka tangayin ng ibong Adarna. So yan po. Oh, parang Coco Head Trail din to. Yun nga lang, yung Coco Head Trail, magmula doon sa parking area, paakyat na kagad. Ito talagang maglalakad ka muna ng up the hill, down the hill, bago ka pumunta dito sa area na ito. Bali, dalawang akyatan. Ayun. Andito na tayo sa unang labas. Yan yung mga pinanggalingan natin bundok. So, maliliit na bundok po siya. Kumpara dito. Ito yung second or supporting bout ng main event. Ayun. Sila po yung mga kasunod namin. Mukhang yeah, mukhang hindi sila nasiyahan at huminto ng huminto. Kayo, ang layo ng pagitan nila. Kawa pa lang sila. Sila po yung nakasabay namin kanina paakyat. Yan. Oh, so, talagang ganon kasi may mga 60 silang kasama. Yun. Alam mo na pag 60, medyo matagal ang akyatan.
Yan. Tahimik. Banayad yung hangin dito ngayon. Napunit yung... Yan. So yan, buti na lang nakalungin sleep ka. Napunit ang damit. Sumabit sa'yo, no? Makahiya, hindi siya makahiya. Wala siyang tinik pero may mga maliliit siyang kwan. Pantusok. Yan, maganda. Sana dumami yung ganyang puno. Very refreshing po siya. Berding-berde. Yun. Ang ganda daw yun, oh. Oo nga. Oh, parang letter B. Virgilio. Oh. Ah, akin pala yung kwan na yan. Akin pala yung rancho na yan. Yan, oh. Ang ganda. Pine tree, I think. I don't think so. Yeah. Pero yun, speaking of pine tree, sabi nila 4 hours, pero halos andito na kami. Nagkasubuan. Ito na nga. Halik tuhod. Yan. Halik tuhod. Mm. Yeah, halik tuhod yung akit nito. Yeah. Kung mapapansin nyo guys, yun nga, kahit na tirik yung araw, medyo maputik pa rin. Kasi nga itong lugar na ito ay takaw sa ulan. Dahil siguro sobrang taas ng lugar, kaya yung ulap lagi niyang nababangga yung mga punong kahoy, kaya bumabagsak yung ulap, naging ulan. Yan siya. Yan. Yun. Alam mo, hindi ko kaya. Yan, nagkasubuan. Ayun guys, kung mapapansin nyo yung ulap, tinatapik-tapik na po yung aming mga likuran, mga ulo. Yan na, kasabay na namin sila. Yan, ulap na po yan yung nakikita nyo. Malamig, sobrang lamig. Yan po, oh. Sobrang lamig. So nagkasubuan. So ibig sabihin pala nito, mga sabi nilang 4 hours, 2 hours papunta, 2 hours pabalik. Kasi mga 1 hour 20 minutes na kami naglalakad. Yan po siya. Yan, ang bababa ng mga ulap na. Yun po yung sinasabi nilang main event. Yan po. Halos kapantay niya na nito. Kaya lang all the way yan, matirik na po na akyatin yan. Hanggang doon sa pinakatuktok ng tower na yon. May kapatid siya din doon. Yun din. Pero hindi po siya hike area po yan. Yan lang po may tower. Yun. Marami silang magkakapatid dito. Yan o. Magkakapatid na bundok. Yan. So tara, silipin natin sa taas, sa ibabaw. Mukhang kaya pa. Wait, what? That's valid. Hi. It's a nice hike. Very nice. First time. You first time here? Yeah, yeah. First time. Oh, you've been out Cocohead? Not yet. Yeah, we did sunrise. Oh, yeah, that's good. But over here, it's like sunrise is not a good idea. Because, like, it's muddy. Like, yeah. Every time we go here in the morning, like, it's really muddy all the way. Really? Yeah. In the morning. So, yeah, it's a perfect time to come here in the morning. Oh, no, it's our first time. Yeah, but yeah, my son went here before. They always. They said, like, don't go there by, like, early in the morning. Because it's muddy. Yeah, it's muddy. No, Cocohead is fine. Any time for Cocohead, you can go there. Are you guys from here? Yes. Where are you from? Guys from? Colorado. Oh, Colorado. Oh, yeah. But you have a lot of hiking sites there, too. Yeah. But it's different. It's cold, yeah. Different type of terrain, yeah. Yeah. What other trails do you recommend? We want to do the Aiea. Oh yeah, yeah, and, it's nice. This is nice, but this definitely really nice. Then the all about trees. It's like trees, no views at yes, you can see the freeway. It's trees freeway. That's it. I mean, if you wanna go all the way down, though, but it's you can go Waianae. It's not really hard hiking, but like, but it's Waianae pillbox Waianae area. On the west side. You've been there? Which pillbox?
Wayanide. Wayanide. Oh, yeah. My, Wayanide. My friend said to do that one for his first son. Uh-huh. On the you can go. Yeah, it's nice. There's like a trail, like very, very tiny. Like, oh my gosh, you feel like you fall down because each side like it's a hill over. Yeah, that one's like this one is here because that one like if you're scared of the height, then like oh my gosh, I'm gonna feel. He doesn't want it. Yeah, she doesn't want to go in that area. But this one is fine. It's a little bit, but overall it's really. Yeah. Which ones? It's Manoa Falls. Manoa Falls. Oh, yeah, if you like. Is that one closed? Closed right now? I think it's. Yeah, it's temporary. Yeah. How about on. Or North Shore. Oh, no, North not Shore. North Shore, yeah. It's going to be connecting from north to west. Like that one's but a long hike. Like 4 hours hike. Yeah, and then 4 hours to go, 4 hours to go back. You have to drive to one place and drive to the yes, other place. And then go back No. You can just drive on the starting point and then go back then down. Although you can see Wayanai side. Yeah. And then you came back. As long as at 6 o'clock in the afternoon you have to go back. Yeah. But okay. Connection between the west and the north. Wow. Yeah, it's a long walk though. Thank you so much. Yeah. Wow. All right. Yeah, enjoy. If you want to see the nice sunset, then go by Pillbox. By Pillbox, you can. I recommend like before sunset you go there. Like you can five. Swim on the after, then you can just swim before you go hike. Uh-huh. Oh. Close to the ocean too. Okay, so this is nicer size. Than IEA. This one is. Okay. I can see. Yeah, this is nicer than IEA. IEA, but it's like. It's all trees. You kind of see like this kind of abuse. Cliff also. Yeah, cliff. No, only then one cliff. And inside this, you can just see the freeway. Mm-hmm. Yeah, that's the only trail for that. It's like and then it's like there's plain walking, just like yeah, not like this. Like there's like a lot up and down. Over it's like yeah, it's all like all plain area. Mm-hmm. Where's the hiking side on the by Noano? The one By the waterfalls. Yeah. I forget the waterfalls here, yeah. But that one nice too if you wanna swim with the pools. Mm. Yeah. Yeah, there's a lot of pools. Didn't they yeah. say that you can just swimming walk in the by falls on is dangerous? Oh no, it's not really. It's not really like, dangerous. Yeah, on the it's not. Yeah, it's safe bacteria still. In the water. No, it's safe. No, it's not safe. In the. It's yeah. not in the. It's like the pools, it's you can go with that. From the mountain. Yeah. The water pools at the bottom. Mm-hmm. But. Okay, that's where just they drink normally it. Do it. Mm-hmm. Yeah. Oh, yeah. Yeah. That is in the Salt Lake side. Yeah. But right here, you're talking about the Red Hill thing. No, that's different. Oh, okay. Yeah. That's different. I know that the leopard. Yeah. That's different. That's a different. It's a housing. That one is from the housing. Oh, yeah. Yeah, it's different. It's not from different the things. Falls. Yeah. Yeah, the falls is from the water. Yeah, from the ocean. From the mountain. Yeah. That's right. So, it's safe. You can swim down the side, but I just forgot the the side. Okay. Almost we're almost there. Noano? Yeah, by Noano. There's another one in Noano area. Yeah, there's a lot of waterfalls by Noano. Perfect. All right. Nice meeting you guys. So yan guys. Pag-akitin natin yan, kailangan nating rough. Paakyat pa ba? So, hindi basta-basta palang akyatin to. Since andito na tayo, almost nasa top na tayo. Si Mrs. Naiwan. So, kaya natin to. And then, yun nga. Bangin na yan. So yun. Oh my gosh. Okay. Let's do it. So yun guys. Oh my gosh. Napakaganda ng tanawin guys. Yan. Oh. But talagang breathtaking yung pag-akyat sa lugar na ito. Hindi siya madaling akitin tulad ng Coco Head na sinasabi nila. Coco Head mataas siya pero yun nga. Ito yung mga trails nito hindi siya flat or hindi siya walkable. Kailangan mo talagang humawak sa mga tali. Yan, ganyan siya kataas. Yan, pagi na po dito sa taas. Oh boy. Sarap ng pakiramdam na nakarating dito. So yan, bababayin ko lang sila guys and then baba na rin ako. Kung mapapansin nyo guys, para silang pusang umakyat. Yan. Gyan kahirap umakyat. Nagmaghihilan talaga, putik-putik lahat. Yan. Mm-hmm. Yeah, so mamaya pababa, mas lalo mahirapan sila. Yung pag-akyat, I think yung pababa,
mas madali or mas mahirap pala ang pababa kaysa paakyat. Yeah, ayan. Data. Yeah, kaya naiwan guys si Mrs. kasi yun ang kinatakutan niya, yung ganitong pababa. Yan, lalo yung banda roon sa Mighty Rough. Hindi ka pwede mag-video dahil malingat ka lang, talagang bagsak ka sa bangin. Yan, ito mga inaingatan niya kaya ayaw niyang sumama dito sa lugar na ito. Tignan nyo, andun sira pa yung isang apakan. So kailangan kang mag-maneuver doon para lang makababa ng tuluyan. So yun pala guys, nakuha namin siya ng paakyat, although kasi naiwanan na si Mrs. doon sa medyo kalahati. So nakuha ko siya from the start, 1 hour 45 minutes. Pero usual yung mga nag-hike dito na may mga kasamang babae, yun nga 2 hours papunta, 2 hours pabalik. Kaya pala nila sinasabing 4 hours hiking to. So yun, pababa na ako. At iniwan ko sa may bandang kalagitnaan si Mrs. dahil sabi niya kaya niya akit din, pero pababa baka mahirapan siya, gaya ng sinabi ko nga, madulas at saka wala siyang permanenteng apakan. Hindi tulad ng kokohed na mayroon siyang apakan, ito talagang putik, bato. So kunting lingat mo lang madudulas ka na. So, pero siguro kung hindi injured yung kamay ni Mrs., kaya niya rin to. Kasi dati na naman yung marami siyang inakit noon na mga hike area dito. So yun nga, hindi makapwersa yung kanan niya. Kasi in case na madulas siya, wala siyang pampwersa. So yun, nagpaiwan na lang siya doon. Okay ka lang dyan? Pahinga? Ayun siya oh. Oh? Mm. Nasa gitna siya, kalagitnaan, pero at least na gitna niya. Yeah, mahaba pa yung nalakaran. So yun, pababa na tayo guys. Nandito na si Commander. Matirik na naman na pababa ito. Yan, finally, andito na tayo sa baba. Shout out nga pala sa mga batch 1990 ng Manao National High School. Yung mga kabatch ko dyan sa Pilipinas. 1990, aloha sa inyong lahat. Kina Charlie, sa asawa niya, si Riza, si Evangeline, si Josephine, sa lahat ng batch 1990. Hindi ko na kayo mabamanggit lahat sa dami ng batch natin. At saka kay Archie na nasa California. Hope to see you again, batching. At saka sa mga childhood friend ko pala. Si Agnes, si Winnie, si Maureen. Miss ko na yung... miss ko na kayo guys. Yan, nabubulol na ako. Malamig kasi. Malamig. Hindi ko kayo nakakalimutan. Sobrang lamig. Kahit saan kung di ko kayo nakakalimutan. At sa nanay ko! Ay, miss na kita! Sana magkita na tayo. Sino ka? Sabi niya. At pag nagkita tayo, sana maalala mo ako. Hindi pa ka nabibidyo ko tayo, eh tinatanong mo kung sino ako. Miss na kita, yeah. Nanay! Eh, bagyo. Sa bagyo tayo. Yan, nagahampas ang hangin. Sobrang lakas ng hangin dito guys.
ayun nga pala, shoutout pala kay Sir Bakani at Sir Nick ng Manawag National High School. So thank you po sa suporta ninyo sa aking channel. Mabuhay po kayo. At shoutout din po sa mga membro ng Masimakat 229-09. Happy 13 years anniversary po sa inyong lahat. So yun, mag-iingat kayo palagi para kayo'y maabot ang inyong minimithi na 20 years kung sakaling kayo mag-decide na mag-retire na maaga. So ang pagbating yan ay mula kay Sergeant Oliver Galicia at Sergeant Jibin Paul Redolpa na aming mga pamangkin. So yeah, happy anniversary sa inyong lahat. Happy 13 years anniversary. At mag-iingat po kayo palagi sa serbisyo. At syempre medyo bawas-bawasan ang pag-iinom dahil yan ay nakakasama sa ating pagsiservisyo, yung sobrang inom. At yun nga, marami ring nadisgrasya sa aking mga kabats dyan sa pag-iinom na yan. So ingat-ingat lang, kumbaga drink moderately, huwag sobra. Sabi nga nila, lahat ng sobra na masama. So yun, happy anniversary sa inyong lahat. At thank you po lahat sa mga subscribers at patuloy na nanonood ng aking channel. So mabuhay po kayong lahat. Thank you. Sa pamamagitan nito ay nakakatulong tayo sa mga kababayan natin na may cancer po sa ating lugar. So yun, sana patuloy niyo pong suporta ng aking channel. At hanggang sa muli, aloha and mabuhay. Thank you guys.